Hindi na bago sa atin ang kwento ng mga matatandang nakakulong sa New Bilibid Prison at iba pang piitan. Noong 2017 nga, binigyan ng pardon ni Pangulong Rodrigo Duterte ang ilang bilanggo sa Bilibid na karami ay nasa 70 at 80 anyos na. Ang iba, matanda na ng makulong, habang ang iba sa Bilibid na tumanda. Lahat sila bumilang ng taon sa kulungan bago mapalaya. Ayon sa Integrated Bar of the Philippines o IBP, ito ang patunay na ang isang nahatulan kahit matanda na nakukulong pa rin. Wala naman sa batas na kung o rules of court na kung ikaw ay matanda, eh hindi ka na pwedeng ikulong. Mahirap man tanggapin kasi matanda na siya, he should be treated like any other Filipino and he should go to jail. Sa datos ng Bureau of Corrections noong 2017, may 3,500 inmate na may edad na 60 taong gulang pataas ang nakapiit sa mga kulungang pinapangasiwaan nito, katumbas ng 9% ng kabuuan bilang ng mga preso sa 8 prison facility ng Bureau of Corrections. Karamihan sa kanila nasa Bilibid. Sabi ni Attorney Cayosa, makikita rin sa kaso ng 89-year-old na dating unang ginang at ngayon Ilocos Norte Representative Imelda Marcos na mabagal ang gulong ng hustisya sa bansa. Ang mga graft case na ito ni Mrs. Marcos, inabot ng 27 taon bago na desisyonan. Nakikita yan ng taong bayan eh. Kaya yung double standard kung minsan. Kung ikaw ay walang kakayahan, walang poder, wala kang magagaling na abogado, mabilis yung hatol sa iyo at pagkahatol sa iyo, kaagad tuloy sa kulungan. Nahatulang guilty sa katiwalian si Ilang Marcos noong Biyernes pero wala pa rin warrant of arrest na inilalabas sa Sandigan Bayan 5th Division. Ayon kay Opposition Congressman Ed Selagman, sa oras na lumabas ang warrant, kailangan hulihin ang dating First Lady. Kailan mo pananagutan ni my forces ang inyong order? Definitely yes. It's a dereliction of duty. Ang grupong selda kasama ang ilang naging biktima ng martial law noon na kilos protesta sa Sandigan Bayan kanina. Panawagan nila maglabas na ang korte ng warrant of arrest at ikulong si Mrs. Marcos. Hindi pa final ang desisyon ng Sandigan Bayan at maaari pa itong iapila ni Congresswoman Marcos. Ayon sa kanyang kampo, wala pa raw ilalabas na pahayag ang pamilya Marcos. Sandra Aguinaldo, GMA News.